Samantala, tila naglabas naman ng sama ng loob si Davao City Vice Mayor Paolo Duterte kay Senador Antonio Trillanes kaugnay ng hamong magpa-drug test sila. Pinayuhan naman naman siya ng kanyang amang si Pangulong Rodrigo Duterte na huwag nang pansinin ang mga ganitong kumpento at sa halip ay gawin na lamang ang kani-kanilang trabaho. Mula sa Davao City, may report si Jervis Manahan live. Yes, Audrey, kinwestiyon nga ni Davao City Vice Mayor Paolo Duterte si Senator Antonio Trillanes kung bakit hindi pa siya hanggang ngayon ay nakapagpa-drug test. Natanong kasi si Vice Mayor Paolo tungkol dyan matapos siyang pumayag kamakailan sa hamon ni Senator Trillanes na magpa-drug test na. Ayon kay Vice Mayor Paolo, wala pa naman daw schedule ang pagpapadrug test niya pero gagawin daw niya ito sa susunod na pagpunta niya sa Maynila. Kamakailan lang kasi ay pumayag siya na gawin ang drug test nila sa mga high-tech na drug testing center sa Taguig City. Pero ayaw daw niya na sabay sila na magpa-drug test ni Senador Trillanes dahil hindi raw niya kilala personally ito at baka raw kung ano pa yung gawin sa kanya. Tila masama rin ang loob ng BC Alcalde sa umano'y pambabastos si Trillanes nang hamunin niya na magpatingin na si Vice Mayor Paolo. Sa kabila nito, sinabihan daw siya ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte na huwag nang pansinin yung ganitong mga tao at mga komento. Sinabihan ni Vice Mayor Paolo nang humarap siya sa media kanina matapos pangunahan yung oath-taking ng Muslim Council of Elders dito sa sangguniang panglungsod ng Davao City. Narito ang ilan sa mga pahayag ni Vice Mayor Paolo Duterte. Bawal ba sa Senado magpa-drug test? Do that guy have to challenge me to any drug test? Okay lang, anytime. Pero sila kailan? Naiiba ba sila sa ibang Pilipino? Naiiba ba sila sa ibang government officials? That kailangan pa nila bastusin ang isang vice mayor o hamunin ang isang vice mayor para lang makapag-drug test? Ganun ka kababa? Ba't ka pumutak? Baka may alam ka. Yes, Orgy, ngayong araw, ngayong ika-apat na pong araw matapos yung pagsabog dito sa Davao City noong sumabog nga September 2 yan sa Rojas Night Market at mamaya ay gugunitain niya sa pamamagitan ng isang misa at sa pagpasa sa publiko ng isang marker o monumento doon mismo sa pinangyarihan ng blast. Humihingi ng mga dasal si Davao City Vice Mayor Paolo Duterte para sa agagang pag-recover ng mga pamilya ng mga biktima. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Audrey. Samantala, pinabulaanan ni Davao City Vice Mayor Paolo Duterte ang akusasyon ni Edgar Matubato na inutos niya ang pagpatay sa negosyanteng si Richard King. Wala raw panahon ang Vice Alcalde para patulan ang testimonya ng anyay isang baliw. Nakatutok si Tina Panglibang Perez. Halos 3 linggo ring nakalive si Davao City Vice Mayor Paolo Duterte. At sa kanyang pagbabalik sa City Council, hindi siya tinantana ng media sa reaksyon niya sa testimonya ni Edgar Matubato, ang umaming hitman ng umano'y Davao Death Squad. Maring itinanggi ng anak ni Pangulong Duterte na gumamit siya ng droga at pinapatay ang negosyanteng si Richard King noong taong 2014. Never in my life nga nanugo ko mong papatay ang tao. Kung naamang ko'y kalagot sa isa ka tao, ako mismo mukulata niya, kabalo mo anak mga taga-Dabaw. Di ko manugo sa ako ang mga problema sa kinabuhi. Sabi ng Vice Alcalde, hindi niya personal nakakilala si King. Pero may plano raw sila magkita noon ni King para sa isang business meeting. Hindi na raw yun natuloy dahil sa pinatay na si King. Natoy mga middleman sa una nga gusto si Richard King makigstorya sa ako because naasay mga rescue equipments na ipakita sa ako para sa 911 sa Davao City. Pero wag yun na nahitabo, he even invited me to Boracay para dito niya ma-demonstrate to iyahang mga watercraft, no? So wala yun na mahitabo, kay tungod na matay man siya. Wala rin daw bodyguard si Vice Mayor Duterte noong bata pa. Kung meron man daw siyang security escort, hindi isa rito si Matubato. Whatever ginasulti ni Matubato, and to tell you frankly, Mr. Matubato, I don't know you. Bisag mag-atbangay tanduha karon dayon. Pasig imuha ng anak ang imuhang ginasulti diha sa Senado. Tumanggi ang Vice Mayor na pumunta sa Senate hearing dahil hearsay lang anya at walang ebidensya ang mga paratang sa kanya ni Matubato.
Kung siya umano magbubulgar ng mga nalalaman, may isang senador umanong nagko-cocaine at sinisiguro niyang makakakuha ng ebidensya. Kaya kung ako'y makahimog ebidensya ninyo, I'll see to it na kung ako mo akusa ninyo, narabay senador diha, nagka-cocaine, o ako'y makakuha ng ebidensya ninyo, igawas ko yun na. Tininood ta na storya. Nagkausap na rin daw sila ng kanyang ama hinggil sa testimonya ni Matobato at wala raw siyang planong kasuhan si Matobato. I don't have the time para atubangon na inyo ha mga gipambuhat. O kabunog sa siya, buang na siya na. Tina Pangliban Perez, Nakatuto, 24 oras. Inamo ni Senador Antonio Trillanes si Vice Mayor Paolo Duterte ng Davao na sumailalim sa drug test kasabay niya at ng ilang senador. Ito ang naging reaksyon ni Trillanes sa pahayag ng presidential son na mayroong senador na lulong sa cocaine. Ayon kay Trillanes, dapat din ay pangalanan ni Vice Mayor Duterte ang kanyang tinutukoy. Nakakasiguro raw siya na hindi siya ito. Wala rin umano siyang alam ng mga senador na adik. Handa raw ang senador na sumailalim hindi lang sa urine test kundi sa blood test na rin. Na kung ako makusa ninyo, narabay senador diha, nagka-cocaine, huwag ako'y makakuha ng ebidensya nimo, igawas ko yun na. Dapat same standard. Kung mag-a-accuse siya, di sabay-sabay. Di ba? Oo, tsaka hindi yung urine lang, ha? Blood. Talaga. Huwag na tayo mag-blind item, di ba? If he's sure about his information, then, oo, sabihin mo, di ba? Si Senate President Coco Pimentel naman tumangging magbigay ng reaksyon. Mauubos lamang daw ang oras ng mga senador sa mga pagpatol sa mga isyong tulad nito. Initial drug test advice. Ano pang gusto niyo talaga para to dispel all ano? Oh, para mawala lahat ng duda. Actually, re-request ko nga ang PDEA if they can do a blood test and hair na test, no. So sinabihan tayo na wala yan dito sa Davao. And nasa Cebu yung blood test, yung hair naman nasa Manila. So kung pupunta akong Cebu, gagawin ko rin yan lahat. Pero mas maganda talaga kung meron tayo yan dito sa Davao. Para lahat malaman natin kung ano talaga. Kasi sabi nila yung sa hair, hindi talaga mawawala yung ano ng drugs. So I'm planning to do that soon. Pag nakapunta na Manila. So far you're satisfied with the initial results of the data? Oo naman, lahat nag-negative. Happy ako na walang nag-positive, of course, syempre masaya tayo dyan na ang city council ninyo dito sa Davao is clean. The next question will be, how often would you do this? Actually, nasa house rules namin na mandatory pala talaga yan. No? So, plano namin, siguro every year, gawin na to every year, na gawin ng habit na lahat magpa-drug test every time na ano. Kung mag-set ng schedule, I'm going to look at the schedule kung kailan dapat din gagawin. So gawin na natin every year. At kung may mga duda kayo, you can tell us anytime. Papadrug test natin yung person na pinagdududahan ninyo. Lalo na ako. Anytime. Sir, on other topic, sir, yesterday si Vice Mayor Paolo Duterte said na wala namang pinatukuyan pa kung sino, pero may senator. Meron daw pong isang senador na I wouldn't know. Basta ako, I'm sure na I'm not that senator. And paano may natin ma-resolve yun? I believe, siguro kung mapapangalanan niya, di mas matutukoy natin. Pero kung blind item yan, may suggestion sir na magpa-drug test daw yung mga sinasabi para lahat. Pwede naman yun. Basta alam nyo yung ganyan kasi, voluntary nature. And sa akin dito, dapat same standard. Kung mag-a-accuse siya, di sabay-sabay. Pati siya magpa-drug test. Oo, tsaka hindi yung urine lang ha. Blood. Talaga. Tsaka poli. Tingin po ninyo, ano yung intention? Bakit siya nasabi ng gano'n? Kasi hindi naman yung pinakalaman. I don't know. Siguro para magkaroon ng down sa matarnish yung image na sinado. But hindi naman. Individually, the faults of
the individual senator cannot tarnish the integrity of the Senate. Pero kailangan ba yung patuloy ng drug test, yung unsubstantiated yung allegation ba? Sa akin, inay na lang, di ba? Kasi gusto sabihin, next niya, baka may isang senador na, kunyari, sabihin, may senador na addict sa cocaine, at kami, drug test kami. Next niya, meron daw addict sa alcoholic, isunod naman kami. Ano susunod? May addict sa lechon. Hindi, So, ang Gordon na kay Paolo, patunayan. Kasi, pepermisyo yun pa yung 23 na hindi naman, adik, assuming that's true. Tapos, i-clear pa lang lahat na may isa. Para, hindi naman sa noy. Hindi ganun. It doesn't work that way. Pero, sir, are you willing? May senador na kumagamit. May info ka sa'yo na meron mo na lang.